Bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay kasalukuyang napakaraming problema ang pinagdadaanan? Alam niyo po ba mga bossing na marami po tayong mga iba't ibang pamamaraan para yung mga problema natin? Lahat ng mga problema po natin, lagi niyo po tatandaan mga bossing, ay lahat po yan ay may solusyon. Basta't perpektong sangkap at tamang pagkakagawa at may lubos kang paniniwala, walang dahilan parang ating problema ay magtagal po sa atin dahil marami po tayong mga pamamaraan para po masolusyonan ang mga problema ang pinagdadaanan. Ito pong aking share sa inyo mga bossing ko ay isa sa mga magaganda na wag po magpapawala sa inyo pong loob ng inyong silid or kaya sa may main door po ninyo. At napakabisa po nito na pantaboy ng mga kamalasan. At instead na kamalasan po ang mapapasa inyo ay panay suwerte po ang dadaloy po sa inyong tahanan. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gantong pampaswerte, kung kayo po may alinlangan, huwag tatangkaing gawin. Pero kung kayo ay naniniwala, subukan nyo po ito. Wala pong masamang sumubok dahil simple lamang naman po ito. Hindi kayo gagastos ng libo-libo. Kung kayo po ay isa sa mga panatiko sa pampaswerte, subukan nyo po ito at kayo po mismo magugulat sa pagbabago ng inyong buhay matapos nyo po itong gawin. Ang video ito ay para po sa inyo. Share sa inyo mga bossing ko ay ginagarantiyahan ko po sa inyo na kayo po mismo ang magugulat sa mga pagbabago magagana po sa inyo pong buhay. Kung kayo po ay lagi na lamang may problema, hindi maubos-ubusan ang problema, natapos ang isang problema, or kaya hindi pa natatapos ang isang problema, may panibago na naman problema, or kaya po ay lagi na lamang may karamdaman sa isa sa miyembro ng inyong pamilya, or kaya may iba't ibang klaseng dumarating na pagsubok po sa inyo pong buhay. At yan po ay bawat tao talagang pinanganak sa ating mundo ay may mga pagsubok na dumarating. Kaya lang po, kaya mas kailangan natin ng mga ganitong pampaswerte para yung mga pagsubok na yan ay mabilis nating masusolusyunan or kaya ang pagsubok na yan ay maaaring ma-reverse. Maaaring ang pagsubok na yan ay yung malas na yan ay maging swerte pa. Ako po dati-dati mga bossing, wala pa akong ganito mga pampaswerte. Bagamat alam ko po ito, ako po ay masyadong pasaway. Nako'y ini-ignore ko dahil ako nga po ay busy. Dahil ako po isa sa mga masipag na tao. Basta't ako po ay may nasimulan na proyekto, yun po ay tire-tire na, hindi ko po yung binibitawan. Kaya lang, lagi po akong sablay, lagi po akong minamalas. Bagamat swerte po ako, halimbawa marami pong bumibili, mabenta naman. May mga dumarating na pagsubok. Hagay po noon, MMDA, giniba po kami ng MMDA. May mga bossing ko rin na manonood na nakilala po ako na sila po ay saktong-sakto'y dumadaan doon. Yung po pala siya po yung nag-text po sa akin na isa na rin siya sa nanonood po sa akin at isa na rin sa nagpatotoo na sinuwerte po sila. Ngayon, dahil nga po yun ay kakilala ko, katrabaho ko po siya, napadaan po siya doon. Nakita niya, ako nga po yung umaatungal ng iyak kasi nga po ginigiba na ng MMDA yung aming karinderya. Yan po yung naranasan ko. Yung karinderyang yan, ang niluluto po namin dyan, ako po yung nagluluto ng kwek-kwek, fishball, kalamares, iba't ibang palamig, ice candy, lahat na po, nirarakit ko. Ngayon po mga bossing, mabenta naman po siya at minsan pa nga po'y dinadayo pa kami. Dahil dinadaan ko sa masarap na lagayang sausawan kasi malinis naman po, bawal po kami magpal daw-daw na ganyan. Kailangan may panandok, malinis po siya. Kaya, kumbaga marami po ako naging sukit kaibigan po dyan. Ngayon po mga bossing, isa na rin sila sa mga nanonood po sa akin. Ngayon po mga bossing, bagamat swerte, kaya lang po, lagi may mga balakid na dumarating. Para po magdire-diretso yung flow sa atin ng swerte, ay gumawa po tayo ng mga gatong pampaswerte, basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala. At ganoon din po ang pananalig sa mahal na Panginoon, humingi po tayo ng gabay na kung ano man ang mga dumarating na pagsubok ay mabilis natin itong masolusyonan, magkaroon tayo ng malakas na kalooban kasi kagaya po ng mga ilang kong bossing ay pinanghihinaan ng loob. Huwag po ganoon mga bossing kasi syempre may mga nag-uudyok po dyan, mga negative. Ngayon, kapag ikaw ay pinanghinaan nga, nanalo siya kasi naudyukan ka niya. Ngayon po, para wala nang ganyan, magdire-diretso yung flow, tuturuan ko kayo ng mabisang pampaswerte dahil baka wala na po kayo ng ganito. Na-i-video ko na po to dati, pero i-video ko po muli dahil
Marami mga nagtatanong kung ano ang pinakamabisa at ito po ang aking mairirekomenda po sa inyo. Ito po ay ang bawang at ganoon din po ang dahon ng laurel. Ayan, ang dahon ng laurel, kahit durog pwede po yan. Basta importante ay dahon ng laurel. Ako po, napakarami ko pong dahon ng laurel mga bossing. Hindi lamang po itong nandito sa akin. Meron din po ako sa aking, sa aming salas. Meron din ako sa aming kusina. At meron din ako dito sa aking pwesto at meron din kami sa aming kwarto. Bale, apat. Apat po yung ganyan ko. Bukod ba po yung nasa shot glass na may asin at ganun din po may nakatusok dito ang dahon ng laurel sa bawat corner. Napakarami ko pong ginagawa. Kaya kumbaga inaasikaso ko sila at habang inaasikaso ko ang mga pampaswerte ko at pinapalitan ko, ako may paulit-ulit na nag-wish. Tapos sabi ng mister ko, napakadami na daw namin pampaswerte pero... kumbaga eh okay lamang. Kumbaga dahil ito lang naman ang dinagdag ko sa aming pong buhay, ako po ay hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ako po ay namamanata pa sa may simbahan ng Baklaran. Kada Tuesday or Friday na andyan po ako kasi hindi ako nagsisimba ng Sunday. Kahit dito po sa amin hindi ako nagsisimba ng Sunday, mas gusto ko yung mga ordinaryong araw lalo-lalo na ang Tuesday or Friday kasi kumbaga nakakapagdasal ako ng time team kasi pag Sunday napakarami pong tao at yun po yung naranasan ko, ako po yung gutom na, ay naku yung muti ka na akong, ako nga po yung nahilo kung di ako yung kumapit sa pader dahil nga po ako yung tipid na tipid noon dati, saktong-saktong pamasahe lang ang pagpunta ko po dyan. Ngayon po mga bossing, ako po ay lumalakad ng paluhod mula doon sa pintuan hanggang doon sa may altar. Umiiyak po ako dyan, humingi ako ng pagbabago. Tapos masipag po talaga akong tao. At kung mapapansin nyo naman dito sa aking channel, ay napakasipag ko. Talagang, kumbaga ito po yung aking hilig. Kumbaga, instead na ako po ay mamaybay pa ng bahay, kagaya nung aking ginagawa dati kami ng aking Mr. Kalakaladkad ko, ay dito ko na lang isinishare sa aking channel. Ako po ay masipag na tao at ganun din po ay bukod dito ay ako po ay maraming niraraket at ako ay pinapanalangin ko sa mahal na Panginoon na aking mga niraraket ay ako ay magtagumpay po dito at ito nga po ay naganap. Kumbaga, kung ikukumpara lamang po aking buhay dati at ngayon ay milya po ang pagitan pero hindi ko syempre kinukumpara pero syempre lahat po tayo kagaya ang turo ko nga po sa inyo, lagi nyo ibubukas sa inyo pong bibig para yan po ay magaganap. Ngayon po ay, kumbaga ikukumpara lang dati, ay milya ang pagitan dahil dati-rati makain po'y wala. Abangers ko sino po magbibigay ng tulong. Ang hirap po ng ganon. Masakit bilang isang magulang, lalo-lalo na kung ikaw ay pamilyadong tao at may mga anak na asa sa'yo, hindi mo maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ngayon po mga bossing, para po mag-flow ang swerte sa atin, ito pong pampaswerteng itong dalawang ito at ganoon din po yung asin. Ngayon po yung asin at saka dahon ng laurel, wag na wag po yung magpapawala po sa inyo at ganoon din po itong ating bawang at dahon ng laurel. Napakabisa po nito mga bossing. Ilagay nyo lamang po ito sa isang malinis na lalagyanan. Kung may ganito po kayo, ay ito po yung nabili ko sa Lazada or sa Shopee, meron din pong ganito. Nasa depende sa dami. Kung alam mo, ilang pieces ang order niyo, depende sa presyo. Ngayon po mga bossing, kung wala kayong ganito, kasi ako po, ay wala namang ganito dati. Ako po yung nananahi lamang, halimbawa, yung luma-luma namin na damit, ginunting ko lamang po yan. Pagkatapos, yun ang lagi-lagi kong ginugunting. Ang una kong ginunting red, tapos sumunod verde. Yun, hanggang sa ako po ay sinuwerte na nakaka-order na ako sa Lazada. Ngayon po mga bossing, wala naman sa ganun yun. Nasa fighting spirit yun, nasa paggawa. Kailangan na mula sa inyo pong puso ang pagwi-wish para mabilis pong matupad kung ano man po ang inyong hinihiling. Kung kayo po ay gagawa ng ganito, pero lumilipad ang inyong isipan, tumatakbo ang inyong isipan, di kayo nakapag-concentrate, wa effect po yan, huwag na lang po kayong gumawa. Pero, kung kayo po ay handa na mag-focus, ilang minuto lamang naman ang pagwi-wish po natin, at mula sa ating puso ang pagwi-wish, mabilis po itong matutupad. Doon po, lumarga po kayo ng paggawa. Ito po ay gagawin lamang natin, tuwing Tuesday or Friday ang pagganap, na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Kapag nakita nyo naman ang sinag ng araw o ang sinag ng buwan, ay kaganda-ganda, manalangin po kayo dyan ng time team at gumawa rin po kayo ng ganito. Ngayon po mga bossing, ay pumara po kayo sa may silangan. Ngayon, kailangan lamang po natin ng mga durog ng dahon ng laurel. Ayan, mainam po nito, re-recommenda ko po sa inyo. Pero, kung marami kayong bawang, siguro isang buo na. Pero kung kakaunti ang bawang nyo, kahit buti lamang, pwede na po. Kagaya po nitong buti lamang. Yan, buti lamang, pwede na po yan. Shoot nyo lamang po siya dyan. Or kaya kung marami, ito po ang ishoot nyo po. Kung marami kayong bawang. Pagkatapos, bago nyo po ito saraduhan, bago nyo tahiin siya kung kayo po'y mananahi, kagaya ng gawain ko dati, mag-wish po muna kayo na mula po sa inyo pong puso. Halimbawa ganito, pagkalooban mo ko ng maraming pera,
mabagong takbo na aming pamumuhay at instead na paghihirap ay kasaganahan ang mamutawi sa aming pamilya. Tapos i-wish po na magkaroon ako ng magandang bahay, magagarang sasakyan at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad, ganoon din sa aking negosyo. Tapos i-wish po natin na malayo tayo na ating buong pamilya sa kapahamakan, malayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Tapos i-wish nyo rin po yung nagaganap sa kasalukuyan. Ito po mga bossing ko ay ginagarantasahan ko po sa inyo ang unti-unting pagbabago ng inyong pong buhay. Basta sisiguraduhin nyo lamang, halimbawa yung atin bawang, kailangan matigas po to at juicy. Pagka yan eh, pag pinindot nyo, kaya checkin nyo po ito. Sa dahon ng laurel, wala pong problema po dyan mga bossing, kahit na 1 year siya nandyan sa ating pintuan or kaya sa ating headboard na ating higaan or ilalim na ating higaan o sa may bintana or sa may kwarto, sa may pintuan, ay pwede po to. Walang problema po sa dahon ng laurel. Pero ito pong ating bawang, kailangan laging fresh po siya, laging matigas po siya, laging juicy, kasi minsan nakaganto po siya pero pag pinisit nyo siyang ganyan, anon siya, kumbaga yung mismong balatlaan kaya nakaumbok pero yung loob ng laman po niya ay tuyot na. Wa-effect na po yun. Kaya kailangan chichikin nyo po ito. Pero ito po ay umaabot pa sa amin po. Umaabot pa to ng isang buwan. Hindi po siya kaagad-agad na natutuyo ang loob. Kaya chichikin nyo po siya kapag natuyo na, itapon nyo lamang, palitan nyo lang ng panibago. Mainam pa nga po ito ay lagi nyo napapaarawan. Kung kayo po ay may time, day off, paarawan nyo po lagi siya sa sinag po ng araw at dyan po eh, napakabisa mga bossing. Basta manalangin ka ng time team, mag-wish ka po dito, magugulat ka sa mga magaganap. Ngayon po mga bossing, kung halimbawa ang ate pong dahon ng laurel, halimbawa, nag-wish kayo ng 5, tapos nag-grant ay 3, 2, or kaya may isang nag-grant dito na napaka-special, ang gawin nyo, sunugin nyo po ulit ang dahon ng laurel, magawa kayo ng panibago. Tapos yung naman bawang, kailangan lagi lamang po siyang matigas. Pagkatapos, itong dahon ng laurel, pag kayo nagsunog, ihipan nyo lamang po ito sa inyo pong main door or sa inyo pong garden para po mas lalong swerte, para yung susunod nyong pag-wish ay mabilis po itong mag-run. Ito po yung isa sa mga napakabisang pamamaraan na wag po magpapawala sa loob ng inyo pong tahanan. Napakabisa po nito at kayo po mismo makakasaksi sa mga pagbabagong magagana po sa inyo pong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!